mga Kalinga, papagpalang maaga sa ating lahat for today's vlog. Andito po ako ngayon sa Bagong Silang at sa mga nakakapanood ng aking vlog doon kay Trisha, yung ating 13 years old na tinutulungan sa ngayon sa Kapalunga. So update tayo for the part 2, no? So ayun guys, shout out sa lahat ng viewers, sa mga bagwang subscribers, syempre thank you so much. At saka sa mga datihan po, at saka dun sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, Rich Vlog ang inyong lingkod. At syempre guys, shout out kay Kuya Bal at Edna Kalinga Prop. Sa lahat po ng Kalinga partners, at mainit-init na araw, no? So andito po tayo ngayon sa grocery at mamimili po tayo ng pasalubong kay Trisha dahil alam niyo naman guys, nandun siya ngayon sa liblib na lugar at mahirap doon. So ayan, dito tayo. May kinuha akong mga gatas. Tapos, ano pa ba yung mga pinagkukuha ko? Mga dilata. Rich Vlog po, Rich Vlog. Opo. Kaway-kaway sa vlog ko. Pangalan, baka may gusto kayo i-shout out. Anak mo! Diba, mga kapatid? Yan. So, yung may mga ano tayo. Shout out kay Kuya Andy. Dito din pala siya namimili. And then, so ayan, nagre-record na. May mga dilata din. Ayan yung ating mga pinamili, guys. Mamamakyaw. Kasi minsan, nahirapan akong umakyat dun sa LCC Labo. Ang taas kasi nung sikan, ano nila. So, dito na lang ako mamili. So, ayan, guys. Meron tayong ano. Dalawin natin si Trisha. Shout out po dun sa mga viewers natin kay Trisha, sa mga nag-subscribe sa aking munting channel. Maraming salamat sa mga baguang subscribers, sa mga datiang subscribers. Maraming salamat sa tiwala at suporta. At shoutout po sa lahat. Shoutout kay Kuya Bal at Edna Kalinga Prabyo. At sa mga Kalinga partners natin, shoutout. At syempre guys, kasama ko ngayon si Ma'am. Halika ma'am. Ayan si Ma'am. Oh. Siya yung scouters ni Trisha kung bakit ko nakilala or natagpuan si Trisha. So, ngayon mayroon kaming part 2. At syempre guys, pag may part 2, mayroong paayuda. No? Syempre. Oo. Sinong isi shoutout mo, teacher? Hindi ready si Ma'am kasi alam mo si Ma'am shy siya. Pero medyo lumakas ang loob ni Ma'am kasi ako kasama eh. Char. O tara guys, let's go. Puntahan natin si Trisha. Syempre guys, gusto kong i-shout out yung ating mapagmahal na nag-share ng kanyang blessing, si Ma'am Rose from abroad. Ma'am Rose, thank you so much. So tara guys, let's go. Alamin na natin si Trisha, ang kanyang siguro at kalagayan or yung pinagbubuntis niya, kung okay. So kamustahin natin mga Kalingap. So tara, let's go. Mga Kalingap, pipip. So meron tayong paayuda. So wala akong buhat, boys. Ako buhat, girl. Sige. Tara guys, puntahan na natin. So ang ganda ng view. Ito talaga yung nagustuhan ko kina Trisha, mga Kalingap, kasi bukod sa maganda yung yung tanawin, at welcome ako dito sa mga nadadaanan namin, mga mababait sila. Ayan. Titsa, pakita mo yung mga view. Oh, ayan oh, may mga bangka diyan. Dito pa. Oo, dito oh. Ayan, di ba? Let's go, mga Kalingap. Sana nandiyan si Trisha para kay papaano maibigay natin yung biyaya para sa kanya. Ayan, thank you so much. At si Trisha ay nakakaawa sa kanyang kalagayan at dun sa nangyari sa buhay niya, na syempre wala namang yun eh. Kumbaga bigla na lang nangyari. Ay! Hello po! Andyan siya? Kamusta siya? So ayun. Buti naman po na andyan. Na-vlog dyan. Trisha! Sobrang busy ako, Mader. Kaya ngayon lang ako nakarating. Trisha! Kumarito ka, nandito si Ma'am. Hello! Trisha, halika, kamusta ka? Yan na, si Trisha. Trisha. Hello, Trisha! Magandang hapon. Kasama na si Ma'am. Nandito si Ma'am Ritz. Kamusta ka na? Medyo loud and clear ang boses para marinig na ating mga viewers. Laksan mo, bebe. Laksan mo. Upo po kayo dyan, Mother.
at magkamustahe tayo, Madir. Ito is padala ni Ma'am Rose, ha? Ma'am Rose, thank you so much. Ma'am Rose from abroad. Thank you, Ma'am Rose. Then, andito ako ngayon kina Tricia. At kamustahin natin yung kanyang kalagayan. O, Tricia, nung ano, kwento mo yung mga past few weeks na hindi ako nakabalik sa'yo. Anong mga naramdaman mo? Kwento mo. Minsan po sumasakit yan ko. Ano pa? Minsan po ay masyado po nahihilo. Nahihilo ka? May iniinom ka naman na gamot? Meron ako. May binigay sa'yo si doktora? Mother, kamusta naman ang ano nito, Mother? Ayung nakaraan nga, ang akala ko nga manganganak na siya. Ha? Oo. Kasi ay, first labor yun. Oo. Sabi ko, ay, di nagmamadali ako mag-init ng tubig, mag-kompara, o yan ay nasikaso ko na yung mga gamit niya. Tapos nakala ko talaga manganganak na siya. Yun pala, na parang nabati lang baga siya po. Yung pinasuob ko nga. Yung paka, o yan akuan, nawala naman. Yung ngayon pa, sakit-sakit to ang balakang niya. Sabi ko, kuya na, aplasan mo lang ng ano? Nagaantay na lang niya ng oras na, kukwanta, may oras baga ang pag-anak. Kaya yun, sabi ko nga, ay, makakapunta na kami sa Dait. Kasi hindi na ko naman siya idadaan dito sa center po. Doon na, didiretso ko na siya sa Dait. Dapat po ipapacheck up niyo muna siya ngayon para talagang asin may record na siya doon sa ano? Sa Dait. Oo. Sa provincial. Sa provincial po, ipapacheck up niyo po siya. Hindi po kayo tatanggapin ang record. Ang sabi naman sa akin, nung nagkuhan ako, nanganak doon yung anak ko, kahit daw ultrasound lang. Basta mayroon ultrasound. Basta po, importante po may record siya doon. Oo. Para just in case. Ang problema nga, walang pamasahe siya. Masama siya sa akin ngayon. Masama siya sa'yo? Opo. May problema kung wala pa yung asawa ko po. Wala siyang kasama. Gusto mo, Tricia, masama ka sa akin? Tapos bukas, papacheck up? Doon? Samahan niyo po. Wala po. Dito si yung kwan ko. Kasi may service naman. Para meron kang record, Tricia. Yan ang pinaka malaking maitulong ko sa iyo. Magkaroon ka ng record sa ano, provincial. Sa provincial para hindi tayo mahirapan pag mag-ano ka na. Due date na ang iyong ano. Yun lang ang mai-advise ko na maganda sa iyo, ha? Kasi once kasi nawala kang record doon, hindi ka nila asikasuhin. Totoo po yan, Mother. Pero naman kung alimbawa naman po may uyan na kwa naman dito, referral baga po. Dito sa atin, sa amin. Siguro naman, hindi naman papabayaan. Dahil ang midwife dito, si... Rekta doon. Rekta doon. Ayun, very good, very good. Kaya kasi kung wala kayong kakilala, baka hindi sila sikasuhin. Ang kuwan ko na lang dito, mako akong referral kay Ate Ani, na ang sa pagkatotoo na galing dito sa Kalabaka. Ganun naman lang po. Kaya, so, uyan na, kung alimbawa man ngayon, wala pati yung asawa ko, baka mag-anap baga sa amin. Di, mahirap na umalis kami, wala dito yung asawa ko. Ay, no. Meron pala akong dinala dito na bulalo sa kanya. Pakakainin ko. Saan nakalagay? Nandoon sa sasakyan. Paano muna? Meron, binilan kita ng ano. Gusto kong makain ka. Kasi lahat ng aking mga beneficiary, gusto ko kumakain sa harapan ko para maging kampante sila sa akin. Ganun po. May dala akong bulalo. Huwag ka mag-alala at galing yan doon sa paborito kong kinakainan. Kainin mo ngayon, ha, habang nag-ano. Pwede ka magkwento. Shout out ka sa mga viewers natin. Ipakilala mo sarili mo. Para hindi ka na nila makalimutan hanggang sa pagpanganak mo, ganyan. Abangan ka nila ba? Ano pala yun po? Ano? Ngayon, meron tayong bulalo. Mahilig ka ba sa bulalo? Ay, mainit-init pa yung kanakan. Alam mo ang bulalo, Tricia? Kaning baka. Oo, yan. Tapos meron pang ano, dami niyan. Sabaw, dapat maubos mo yan. Para lumakas ang sikat ng iyong anak sa tiyan. Oo, makain yan si ano, makain si Tricia yan. Paborito mo ba yan? Paborito mo? Para ano, maging healthy ang baby mo, kain ka ng ano, sinabawang bulalo. Sinabawang baka. Ayan, oh. Mainit pa yung kanin. Masarap yan. Tamang-tama. Anong oras na ba? Nag-ano ka na ba? Nagkain ka ng tanghalian? Kain na siya. Sige, kain ka. I-feel ano mo yung ating pagkain.
Buti asikasong asikaso si ano, si Tricia ni ano niya oh. Mother, si Bianan, coming Bianan, coming. At magkakaroon na sila ng baby. Blessing yung baby ni ano? Ni Tricia. Dapat may tasa po, lagay ng sabaw. Oo nga. Ay, madami pa lang sabaw, teacher. Ano, sarap niyan. Paborito ko yan eh. Lahat na mga paborito ko, yun din adinadala ng mga binipisyari ko. Para talagang kain, pwede na. Ay, ano? Oo, siya, sige. Ayan, oh. Pati si mother, kain ka mother at narami bagay yan. Hindi man ako po niya, nakain po. Ay, hindi kayo nakain ng baka? Bakit po? Hindi man talaga nakain yan. Umpisa nung pampa. Talaga? Yan, o di na matatapon yung sabaw. Ibupan mo ng sabaw, sarap. Sige, parang, kain ka muna. Parang gusto kitang saluhan, Tricia. Sige, kain ka, Tricia. Sige na. Don't be shy. Pag si Ate Rich ang kaharap mo, ano ka, tawag nito? Mga magsili? Di, tanggalin mo yung iyong ano. Ay, may kalaman si Ata. Ay, walang ano. Paglalagyan ng saukan. Ayan. Sige, kain ka ng kain para lumusog ang iyong bebe. Importante yan sa ano, bata. Mga sabaw-sabaw. Mga malunggay. Ganyan. Mahiyain. Mahiyain siya, guys. Oh, mahiyain. Talagang nining-nini si ano, si Tricia, mga kalingap. Siguro sa sunod na araw, madalaw si Tricia sa bahay. No, madalaw ka sunod na araw. Kung sakaling matuloy ang pa-check up nito, daan ka na lang sa bahay. Para kahit papaano, ano, tawag nito, masama ta, samahan kita pag-check up. Kamusta yung asawa mo? Andyan siya? Muwi? Doon siya sa pampo, sa trabaho. Hindi ko nga ni pinauwi po kasi sabi ko, kung uuwi ka, dyan man lang dadarin sa dait. Dyan na lang tayo. Abang na lang. Oo, abang na lang. Kaya tapos sabi ko, mag-ipon muna. Hindi mo nang uuwi ka basta-basta. Alam mo naman, pag ano mo, mga anak yan, tatawagan kita kasi may cellphone man sila. Ngayon, mother, ganito. Ang pangangailangan ni Tricia, limbawa, mga old diaper, mga oil, bulak, Betadine. Kukumpletuhin ko na po. Yun po ang aanuhin ko. Nabilihan ko na po yung ki alcohol. Ah, nabilhan mo na siya. Yung wala. Yung kwan po. Kumot. Mga kumot, ganyan. Meron ako. Sige, anuan. Yung baby oil baga po. Oo. Sabon sa bata. Ah, siya, tapos sige. Yung, ako na bahala doon. Yung kulay baga dilaw na aceite de alcampurado baga po yun. Yung pang alimbo ng anak na may kabag talaga yun ang pinapa. Yun na lang. Mansanilya. Parang aceite de mansanilya. Buksan natin to. Meron tayo ditong ano. Chiffon cake po yan. Para po sa inyo din po. Pwede po ninyong ano, hiwain nyo po, kainin nyo po habang nagkukwentuhan tayo. Yan ang mas maganda. Oo. So, ayun mga kalingap po. Dinalan ko din si mother ng chipon cake. Para habang nakikipagkwentuhan kami, masarap yung kainan. Ano? Parang merienda na rin, mother. Ano? Parang merienda na din. Kaya ang driver mo po? Kain lang ng kain, subo lang ng subo. Anong lasa? Anong lasa? Masarap po. Ah, masarap. Sige na, kain para... Papakin mo yung laman. Oo, ito. Oh, papakin mo yung laman. Anuin mo, hiwain mo yung laman. Pampagatas din yan. Pampagatas din. Buti na kapaligo
Kayo nga. Pinapaligo ko nga ta. Sabi ko araw-araw magligo ka na kasi baka mga panganak ka ay mahirap na hindi nakakapaligo. Ako galing pa lang doon sa itok, ma'am. Nag-ano ka po? Nag-ilot ako ng bago mga anak. Ah, marunong ka rin mag-ilot. Oo. Eh, sabi ko, wala naman ito problema pag nag-anak ta. Kahit pa paano, di may... Masikaso niyo po ano? Ay na po. Sige na, sige po, mo ano po kayo? Iya po ako. Niyo po, oh, kain kayo. Ano na, dali na. Oh, bibi, kuha ka doon. Dali. Sa kabila, ala ka na. Jay, kuha ka pinggan mo. Para makakain din kayo. Magulang ko, ganyan mga anak na ako, tinatawagan ko yung magulang ko, parang ayaw ako intindihin. Buti nga, may biyanan ako na nakakaintindi sa akin, pero manis ko yun. Para kayo pa paano, yung, o yan na, kwan, di masayahan sa pagkwan sa iyo, hindi yung magtahimik ka lang. Kasi hindi naman alam ng mga viewers talaga ang totoong nangyari sa iyo eh. Kaya, yung iba, dun, iba din kasi mader, alam mo yung nanghuhusga ka agad. Hindi kasi nila alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng ano. Sana naman kayo. Pinagdaanan ni Tricia, di ba? Yung mga katulad ko din na mga kadalagahan, mga nagdadalaga pa lang, eh wag na ako ninyong gayahin dahil ako naka ganito ako dahil sa magulang ko. Nakaranas ng hindi maganda, ano? Hindi maganda. Kahit puro pa paano, may nakakaintindi pa man sa akin. Ano na yung sabi mo? Para yung mga bureau, ano? Tapos baka pwede mo rin sabihin niya na nang dahil sa akin, nagkuha ka ng 137 tapos in-interview kita, yeah, kaya ganun. Lalaman ko at may nakilala naman akong kaibigan ng kaibigan ko. Kaya, di kaya sa, kasi dito sa mama nito, please naman po mag-uwi ka. Kasi kailangan ka ng anak mo. Kailangan ang PhilHealth mo. Alin mo man sabi ko, kung hindi mo naman kaya ang mag-uwi, okay lang. Pero kailangan PhilHealth mo pa rin. Dahil siyempre, obligasyon mo pa rin ito dahil anak mo. Tapos isa pa, minor pa. O, di... Ngayon, ang sabi naman sa akin, obligado daw namin dahil inintriga na daw sa amin ito. Yes, sabi ko naman, hindi naman ako nagsisimit sa kanya na umuwi siya. Basta importante, ipapasa niya yung PhilHealth ng papa niya. At ang gusto mong sabihin, yung papa daw nag-cover dito sa PhilHealth, hindi daw siya. Sabi ko, anong klase kang magulang? Hindi mo iniisip yung anak mo. Ganun na nangyayari nito. Kaya kinausap ko, yung magulang nito na umuwi ka dito para kahit paano manganak man siya nang dito di ano mabagano yan ang problema nang dito ang magulang eh kaso ayaw daw niya mag-uwi dahil nga nag-iisip na financial palagi ang iniisip niya yung mamasahe niya daw papunta dito tapos yung pagpa-uwi tapos yung magagastusin sabi ko hindi sa ganun dahil magulang din ako. Kung ako magulang na, siguro, siskon ako na kuhan sa kanya, dahil stepmother lang ako nila. Hay, siguro papabayaan ko. Kung iba-iba na stepmother, papabayaan sila. Ang kaso, ayaw ko papabayaan dahil ang tinuring ko na siyang anak. Isa pa, tinuring ko yung asawa niya ng anak ko na rin. So, kahit na stepson niyo po, ano? Kahit na, hindi niyo po tunay na anak yung... Hindi. Grabe, ang bait pala ni ano. Mother ako nito. Pero sila naman, hindi naman ako tinuring ninda. Nibiyanan. Eh, ibang tao opo. Sa kanila. Kaya wala naman akong ginawa sa kanilang mali. Wala akong uya na papinakita sa kanila. Kaya nga, minahal ko sila. Dahil yung iniisip ko yung kalinga nung magulang ninda, hindi ba nakakayang ibigay. Tapos yung kalinga yung mga kalinga naman nung moya na bilang ina nila nung ina nung asawa niya hindi naman kaya yun ibigay dahil naniniisip man noon moya na gastos hindi naman gastos iba naman na naisip yung para sa kanya lang ba kayo alam ba o ngaya
mag-try siya kung ano ba. Iyon ang naisip nung yan mga magulang, nung magulang nung asawa niya. Kaya sabi niya diyan nung sana nung napamainila ito, di buntis na siya. Pupunta daw doon. Sabi ko, sige, pumunta kayo doon. Kung ano mangyayari sa buhay ninyo. Dahil alam ko na may nangyayari nga na hindi maganda sa kapatid mo. Kaya sabi ko, tigilan mo na ang pagpupurpo. Kung uuwi kayo, dumiritso kayo dito sa bahay para wala kayong gulo. Yun ang sinabi ko. Kaya ayaw ko sa patisindang. Grabe, magulo talaga pala. Magulo. Dahil isa pa, ang nangyari dito sa mga uyan na anak ko, anak-anakan ko na iniwanan sila bata pa. Ah. Kakaiwanan. Ganyan pa lang yung kwan. Grabe pala ang revelation din ng asawa din nito, pamilya nito, ano? Oo. Tapos pag uyan na kwan, kailanganan lang nila ang mga anak niya nung mga malalaki na. Tapos pagdating naman doon, iniisipan niya, lalo na ngayon sa pagkain, sa kung ano. Yan o doon, nung nandito naman yung mga anak ni, yung mga, yung asawa niya, tapos yung mga ibang mga kapatid noon, hindi ko naman iniisipan. Iniisip yung gastos, pagkain, oo, kung may makakain, may makain or wala. Obligado namin na pakainin. Maski may mga asawa na yan, obligado pa rin namin. Kasi yun, magulang eh. Dahil magulang. Pero ang iba naman na magulang, hindi naman iniisip. Ang iniisip nila yung kapakanan ng mga anak niya. Oo, ang iniisip paano gastos-gastos, ganyan. Nila, paano anuhin, kain. Kayo malalaki na may mga asawa-asawa na kayo. O yan na magbili na kayo ng ganito. Ah. Kung nalikaw man may magulang, pag mayroon, hindi na iniisip yung magulang, yung mga anak na o. Asikas, o yan na gastos. Dahil natural, magulang ka, tutulungan mo yan. Kaya yun ang sinasabi ko sa mga o yan na sa asawa nito. Pati sa kanya, bigatuan ko siya. Tricia, anong masasabi mo sa biyanan mo? Biyanan mo na yan. Hindi na future biyanan. Anong masasabi mo? Siyempre. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo. Ano pa? Sa pag-aalaga. Paano mo na, ano na, paano mo maihahambing yung pag-aalaga ni Bianan sa tunay mong nga ina? Mas maigi pa po yung Bianan ko pa siya po sa magulang ko. My God. Grabe, ano? Mas, ano, mas nafi-feel mo yung pag-aalaga ni ano ni biyanan mo kaysa sa mama mo. Hindi ko sila pinapabayaan. Kung ano ang napakaswerte mo. Hindi ka man swerte sa ina mo, ama mo, swerte ka kay mother, no? Kasi bibihira lang na katulad ni mother na talagang purely yung pagiging pag-aasikaso sa hindi naman niya kaano-ano. Hindi po ba? Mabuti kung talagang ano kanya. Hindi naman. Kaya, bless ka pa din. Kumbaga, may ano, may problema ka na hindi mo masolusyonan. Binigyan ka ni Lord ng problema mo na hindi mo na ano. Pero pagdating naman dito kay Mother, talagang nandyan pa rin si Lord sa iyo. Kumbaga, napabayaan ka dun sa isa mong problema. Pagdating sa pangalawang problema, may kasagutan. Eh, noon nga, pinunta niyan dito, pinipilit na magpasok. Eh, siyempre naman, sa akin na naman, pinipilit na magulang niya magpasok. Sa akin naman, hindi niya iniisip na yung anak niya bubulihin. Alimbawa man, sa pagbigbuli ba gayon, torture yun sa pag-iisip, Mader. Torture yun. Pati ako masasaktan, lalo na maya, makakarinig ka ng hindi maganda. Rinig ako ng hindi maganda dyan sa labasan. Kumain ka, ubusin mo yan. Kain ka na, sige na. Makakarinig ako ng hindi maganda. Siyempre masakit din sa kalooban ko dahil anak ko na siya. Tapos parang uyan na makukuhan yung isip niya. Parang di maintindihan niya kung uyan na iisipin niya. Baka mag-isip baka ng iba. Marami baka alalaman ba ang alimbo ngayon. Buti pa ngayon kung ganito ngayon. Hindi ko na ngayon isipin yung magula, yung mga biyanan ko, yung magkuhan ko. Kung ano na lang ang gawin, kung magpakamatay ako, kung ano. Wait, dami na nangyayari. Kaya sabi ko sa kanya, hindi kita pababayaan. Kahit na saan tayo pumunta, basta magsasama-sama tayo. Ay, maalim mo man sabi ko, apira lang kung ako baga, wala na. Siyempre,
alam nga naman na ako mamamatay na ako, eh, magsinda naman, magkwinta, magsumikap naman, para kahit papano, pero kami na pabayaan ang sarili nila. Tama, dahil, tama. Dahil pag pinabayaan nila ang sarili nila, lalong problema. Tana, yan nga ni mga anak na siya, kung ano man ang problema sa alimaman niya, ta, siyempre maging magulang na siya, o alimaman kung ano, di, pagtulong-tulongan na, abang buhay pa ako. Yun na, nikukuhan ko sa kanila, itutulong ko sa kanila. Ako hindi ako magulang na basta-basta lang na magulang, iniisip ko pa rin sila. Kahit puro pa panon. Yung mga kapatid mong asawa nito, pati yung asawa nito, nandating ako, o yan na wala pa yung mga parang, para mga bata pa baga, yung ang isip nila talagang mga hindi pa po, mga immature po, mga immature pa. Eh, siyempre no, nawala yung magulang nila, yung ina nila, nag-iisip ng kalinga ng mga, nung ina nila, eh, pinupunuan ko yun. Sinasabihan ko, oy, wala yung magulang ninyo, wala na yung mama ninyo, isipin na ninyo na, dapat, huwag na kayo magparaisip na ko na hindi dito naman ako. Samaan sa looban nila, sumaman nila. Sige, sabihin ko po nga ni Nunoy, baligtad rin man ang mundo, mama pa rin ninyo yun. Kahit alimbawa man ko na naman na nakikita ninyong mali sa magulang ninyo, ituwid na lang ninyo. Kahit paano, magulang pa rin ninyo yun. Kung alimbawa nag-iingi kayo yan ako, itulong yung magulang ninyo, kahit masama ang kalooban ninyo sa magulang ninyo, tulungan pa rin ninyo. Dahil magulang yan ninyo. Ako, abot na lang ako magulang ninyo. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Huwag ninyong pabayaan ang magulang ninyo dahil isa pa, doon kayo nagaling. Wala man na naisip ninyong mali sa magulang ninyo, huwag na ninyong pagpatuloy. Basta isipin ninyo, maigi kayo sa maigi kayo sa ina ninyo. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Ay, buti naman, may bigis naman yung panganay. Ang sasabi naman. Uuwi, yung panganay nila, yung panganay na kapatid ni Daniel. Mama, sabi niya nga ni Mama Bibi, umuwi daw kami doon. Eh, sabi ko, oh, sige, kung mauwi kayo doon, umuwi kayo. Kung gusto ninyo. Eh, problema, yung nga ng panganay, kaya hindi ko na nga nito pinatuloy doon. Tayo yung panganay, pinupok ng rice cooker. Oo. Tapos, ano yan? Namang problema daw, nagparinig daw na, wala daw kay kapwi, wala daw kay, wala na asukan, wala daw kay almusalan. Obligasyon si magulang yun. Hindi yun obligasyon na. Siyempre, natural. Kayaan niya nga, pinapunta yung mga anak niya para makita niya, para alimbawa nga kung ano man ang problema. Di, mapagkwanan niya, masasabihan niya yung mga anak na, oh, ganito ang problema ko nini, sa inyo. Hindi naman, anong kaso naman talagang upan sa kanila pagmamahal. Pagmamahal lang kung may pera sila, pero pag wala. Ay, mahirap yun. Kaya, sa bagay, di talaga natin maano, may mga magulang talaga na ganyan. Ano, mahal ka lang pag may pera ka. Kaya sa kanila, yan ang kwan. Ako naman, kahit